Ladies, bibigyan ko kayo ng napakahalagang tips. Hello guys. So, ang topic natin for today, eto, mga early signs na na-fall out of love na ang lalaki sa iyo or nawawala na ang kanyang pagmamahal sa iyo. So, kung nakaka-relate ka, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado, so, eto, ating alamin ang mga early signs, mga unang mga senyales na ang partner mong lalaki ay nawawalan na ng pagmamahal sa'yo. Number one, eto, yung neglecting your feelings. Ito, yung binabalewala na niya ang mga nararamdaman mo. Or, literal, nawala na siyang pakialam sa'yo. Ganyan yan. Kapag napapansin mo na parang dinededma ka na, hindi mo na nararamdaman na may care pa siya sa iyo, nako, siguradong medyo nagiging distant na yung partner mo. Meron na siyang pinagdadaanan na hindi kagandahan, di ba? Kung dati-dati ay talagang nararamdaman mo na concern siya sa iyo. Kapag ikaw ay may problema, may pinagdadaanan, sinusuportahan ka, tinatanong ka, inaalam niya kung ano ang mga yon. Pero ngayon, wala. Hindi man lang niya inaalam ang mga nangyayari sa iyo. So, kapag napapansin mo na yan, naku, mataas ang chances na nawawala na yung pagmamahal niya sa iyo. Number one. Number two, eto, yung more time spent away. Ito, yung mga pagkakataon, mga araw na lagi siyang wala. Or, lagi siyang may pinupuntahan basta nagsosolo na siya ngayon. Kung lumalakad siya, siya lang literal na mag-isa. Hindi ka nakasama. Kung noon, kung may free time kayo, lagi kayong magkasama, gumagana, namamasyal. Pero ngayon, nagbago na. Hindi ka na sinasama. Gusto niya lagi na kapag lumalakad siya, ay siya lang laging mag-isa. Ni hindi mo nga alam kung saan na siya pumupunta. Di ba? Kaya kapag laging ganyan, nako, ganun na yon. Mataas ang chances na wala na. Talagang mas pinipili na niya yung pagiging mag-isa. Or, worst to say, meron nga siyang kasama pero iba at hindi na ikaw yon. Number two. Number three. Wala nang ganun. Alam mo na siguro ang tinutukoy ko. So, yan ang unang-unang mawawala kapag na-fall out na yung lalaki sa iyo. Sigurado na iiwasan na niya yung bagay na yon. Ayaw na niya, nahahantong kayo sa bagay na yon. Ayaw niya na maging intimate kayo physically, emotionally. Okay? So, lahat yan talagang parang sinisilihan siya sa kwet, di ba? Yung gusto niya na kapag nandyan ka, gusto niya aalis na agad siya para walang chance na may mangyari sa inyo, di ba? So, todo iwas, umaalis yan, basta ayaw niya na may mangyari sa iyong dalawa at yun yung S or yung action. Kaya kapag nakita mo na na nanlamig na yung bagay na yon, wala na yung dati na ginagawa niya sa iyo, wala na rin tiyak yung pagmamahal. Number three, number four, eto, yung irritability and impatience towards you. O, di ba? So, kapag napapansin mo na parang lagi siyang irritable sa iyo, yung parang gumagawa siya ng paraan na para magalit siya or magalit ka sa kanya, di ba? Or, alam mo ba yung mga napakaliit na bagay, ginagawa niyang big deal? Talagang naghahanap siya ng away. Gusto niya na magkaroon kayo ng conflict para magkaroon siya ng dahilan para lumayas, umalis. So, kapag napapansin mo na sobrang moody lagi ang partner mo, yung mood swings niya ay talagang matindi at laging galit. Yung maliliit na bagay ay talagang annoyed na annoyed siya. At yung annoyance niya ay talagang ipinapakita niya mismo sa harap mo, sa pagmumukha mo.
umalis ka dyan sa harap ko or aalis na ako. Parang ganun yung gusto niyang ipahiwatig sa kanyang mga ikinikilos. Diba? Number four. Number five. Ito yung comparing you to others. So, ito yung ikinukumpara ka na ngayon sa ibang tao. Lalong-lalo na sa ibang babae. Diba? So, diba sa isang relasyon, yan ang isang mortal sin. Never mong i-compare yung present partner mo sa mga past mo or anybody na tao na random na nandyan. Huwag na huwag kayong magkumpara. Pero ngayon, yan na po ang nangyayari. Kapag ganyan na, ang lagi niyang ginagawa, yung ikinukumpara ka kung kani-kanino, buti pa si ganito. O, di ba mga ganon? Mga ganyang pagkukumpara. Wala nang magandang patutunguhan ang ganyang relasyon. Isa yan sa mga paraan na ginagawa niya para sirain ang iyong pagsasama. Kaya kapag ganyan ang ginagawa ng lalaki, mahilig na siyang magkumpara ngayon. Nako, alam mo na kung ano ang kanyang dahilan. Ayaw na niya. Number five, number six, ito yung secretiveness and lies. Mapapansin mo ito sa mga phone habits niya. Ito yung mga madalas nangyayari ngayon. Since ang mga phone natin, halos nandyan na yung activities natin. Halos nandyan na lahat-lahat, di ba? So, kapag napapansin mo na kapag nandyan ka, ay, umiiwas siya. Or inilalayo niya yung kanyang phone. Or ino-off niya. Or sinasilent niya pag nandyan ka. So, kapag ganyan, meron niyang sikreto na ayaw niyang malaman mo. So, kapag nagiging masikreto through his phone or sa ibang bagay, tingin mo pa ba mahal ka pa niyan? Naku, wala na yan. Or kapag nahuhuli mo siya na lagi nang nagsisinungaling, pagsisinungaling ang pamatay sa isang relasyon. Alam niyo, kapag nahaluan na ng pagsisinungaling ang isang relasyon, yung pagsisinungaling na yan, mauulit at mauulit yan. Kasi kapag umpisa ay nagsinungaling na yan, siguradong uusbong at uusbong ay puro na pagsisinungaling. Kaya yung mga actions niya, yung mga pananalita, reasoning niya ay puro na sinungalingan para lang maitago ang kanyang mga ginagawang kababalaghan. So ayan po ang number six. Number seven, physical appearance. Oh, so ito na tayo sa itsura. Unahin natin yung nagpapabaya na siya sa kanyang katawan, sa kanyang itsura. Ginagawa niya yan para mawala na yung attraction mo sa kanya. Isa yun sa mga technique niya para baka sakali na ikaw yung maunang mawalan ng gana sa kanya. Diba? Kaya talagang todo nagpapabaya na siya sa kanyang sarili. Pangalawa naman, eto, yung talagang sobrang nagbago. Mas inayos niya ang sarili niya. Talaga, todo forma, todo ayos, well-groomed, nagpapapogi na. So, kapag ganyan naman ang ginagawa niya at hindi ka naman kasama, nako, sigurado, ginagawa niya yan para sa ibang babae. At kapag ganyan na ang ipinapakita niya sa iyo, sigurado ka bang mahal ka pa niya? Most likely, hindi na. Kasi hindi naman gagawin ng lalaki yan kapag mahal niya ang kanyang kapareha. Number seven. Number eight, intuition. Ito, yung feeling, pakiramdam mo na may something. Kayong mga babae, magaling kayo sa ganyan. Kaya kapag meron kayong pakiramdam na hindi maganda, trust your feelings at totoo yan. Number eight. So, ayan po ang ilan sa mga early warning signs na hindi ka na mahal ng lalaki. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.